Andito na naman po ako sa part 3 para ituro ko sa inyo yung tamang pag-set up ng temperature sa on and off sa thermostat sa DIY incubator natin. So, pasensya na po kayo sa background natin dahil nandito po tayo sa kubo ng ating mga manok at saka sa pugo. So ganito na po ang yung reality dito. Sobrang masikip na. So, kailangan na po tayo mapagawa ulit ng bahay kubo ng mga alaga natin. So, yan. Tambak na yung mga gamit. So, umpisa na natin mga kabinsors kung paano natin iset up ang temperature ng thermostat. Bago ko kayo turuan kung paano mag-set up ng temperature sa on and off, so ituro ko muna sa inyo yung unang pamaraan ko. I-calibrate muna natin yung thermostat, yung pinaka-sensor niya. So, una, tanggalin muna natin itong pinaka-sensor niya. Ilabas muna natin. Tapos, maghanda kayo ng ice water para dito natin ilublob yung sensor. Ayan, oh. Ayan, kung napansin niyo, yung temperature ng thermostat ay bumababa. Ilagay natin dun sa 00. Tingnan natin dyan. Ganito lang yung pamaraan ko, mga kabinyos, pag calibrate bago ko mag-set up ng temperature sa on and off. Yan. So, kung napansin nyo mga kabinsers, yan, 0.3, 0.2. Pag bumabalik ng ganyan, 0.3, 0.2. So, ang gawin nyo mga kabinsers, ilagay nyo sa 0.0. So, kung napansin nyo itong dalawang arrow, mayroong up and down, hawakan nyo lang itong dalawa, ilong press nyo. Isabay nyo yung ilong press, ilagay nyo sa 0.0. Yan o. Hawakan nyo yung dalawa, long press nyo lang to. Yan, pag makita nyo yung 0.0 mga kabinsers, bitawan nyo sa 0.0. Yan. Tapos, okay na yan. Yan. Nagbiblink ng 0.0. Tapos, yung pinaka-sensor niya, ibalik nyo dito sa loob ng incubator. So, ang ituro ko na naman sa inyo mga kabinsers, yung pag-set up ng temperature ng thermostat ng on and off. So, itong temperature na ibigay ko sa inyo, based on my experience lang po, disclaimer po sa lahat ng mga mayroong incubator, dahil may sarili-sarili po tayong pamamaraan kung ano magandang temperature na ilagay natin sa incubator. So, based on my experience mga kabinsors, bago ang lahat, i-share ko muna ito sa inyo yung temperature ko. Incubator ko mga kabinsors, ito na naman ang ginagamit ko ngayon. So, ang laman ng itog dito mga kabinsors, pinagsabay ko muna dito lahat ngayon dahil pag ito lang yung gagamitin ko, sobrang maliit lang, 100 capacity lang. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung loob. Yan. Sobrang dami ng Yan, may itog ng manok, pugo. O, pinagtambak-tambak natin, okay lang yan. Dahil kagabi, yan, meron tayo dito, may nabagong hats tayo dun sa, yan o, mga pugo natin. Yan, ito yung bagong hats mga kabinsyon. Yan, mga bagong hats natin. Bali, 200 to lahat dito. Yan. Dito yan galing gabi. Ito yung ano niya, salanga yung sa ano niya. Yan o. Dito yan kagabi. So, punong-puno to kagabi mga kabinsyon. Tapos, lahats yan. Yan, tinanggal natin. Share ko lang sa inyo mga kabinsors yung magandang temperature ng mga incubator ko dahil marami na po akong temperature na set up dito. Dati gumagaya ako ng 36.5 yung on, tapos 37.5 yung 37.5 yung off ng incubator. Ang nangyayari kasi mga kabinsors, delayed yung hatch ng ating mga sisi or pugo. So, instead na like 21 days yung hatch ng itlog, minsan umabot siya ng 21, minsan 22, dahil sa kulang ng init sa loob ng incubator. So, ang ginagawa ko, nag-adjust ako ng nag-adjust hanggang na-discover ko yung temperature na pinaka-desire na gusto ko.
na yung talagang maganda. So ang isa ko sa inyo mga ka-ventures, itong kobo na to. Ang kobo mga ka-ventures, ito. Ang hatching ng mga kobo mga ka-ventures is 18 days to 17 days mag-hatch yung kobo. Ang manok naman is 21 days. Pero anong nangyari dito mga ka-ventures? Yan, itong mga kobo na to, sobrang leks eh, ay 15 days pa lang mga ka-ventures, lahat ay nag-hatch na. Ngayon is June 6, kahapon lang to, kagabi ko lang tinanggal to dahil June 5 pa lang ay hatch na lahat. Dapat June 7 or June 8 mag-hatch yung pogo natin dahil nakasalang siya is June 1 ng tanghali. So dapat ang counting niya is June 2 na mag-start yung day 1 niya. So dapat siya mag-hatch ng June 7 or 8 dahil 18 days or 17 days yung pogo yung hatching day niya. So napaka-advanced niya, 15 days pa lang ay lalabas na lahat. So ganun din ang sa mga sa mga itlog na manok ko, instead na 21 days, minsan 19 days lahat hatch na. So ngayon, yun ang gusto kong i-share sa inyo, yung temperature na ginagamit ko. 37.0 yung on, 37.8 yung off niya. So yan, pansin nyo. Yan o. Napansin nyo yung mga ventures? Yan. Yan. Dapat isa, dalawa, tatlo, apat lang to. Pinaka-original na lagayan ng itlog niya. Pero ang ginagawa ko, nilagay ko pa dito. Yan, nilagay ko pa dito. Nag-hatch pa rin siya. So walang problema dyan, kahit tambak yan. Yan. So, umpisa na natin yung pag-set up ng thermostat natin ng 37.0 yung on, 37.8 yung off. Tara, isa natin. Turo ko na sa inyo yung paano i-set up yung temperature sa thermostat. So, pansin nyo, ito na. Ito yung thermostat. So, ang una kong ituro sa inyo yung pag-set up ng temperature ng yung on. So, ito. Kung napansin kayo, mayroong up and down na button niya. So, ang pag-set up ng on ng temperature is dito. Yung up. I-long press nyo lang tong up mga ka-ventures. Pag long press nyo yung up, tapos bitawan nyo, tapos ilagay nyo lang sa 37.0. Yan. So, maglagay na ako ha. Tingnan nyo. I-long press ko tong up para sa 37.0 sa off natin. So, long press. Tapos, bitaw. Tapos, pataasin nyo ng yung temperature nito ng reading. Yan, 26, 27. Pataasin nyo. Ilong ano lang. Yan. Lagyan nyo lang ng 37.0. 32. Oh, yan. Tapos bitawan nyo. Pag na-blink-blink na yan. So, dito na naman po tayo sa... Yun ang tinurok sa inyo, yung on ha. 37.0. So, dito na naman po tayo sa off. Long press nyo lang tong down. Long press, tapos bitaw ha. Long press, tapos bitaw. Tapos, pababain nyo ng yung number. 37.8. Yan. Tapos bitawan nyo. Pag ganyan na, okay na yan. So, ganyan lang kasimple mga ka-ventures ha. I-review natin. I-long press nyo lang tong yung app ng itong yung pinaka-app para sa pag on ng incubator nyo. Long press nyo lang. Pag long press, bitaw. Tapos, ilagay nyo ng 37.0. So, dito naman po sa pag-off nyo ng 37.8, long press nyo lang tong down. Tapos bitaw, tapos ilagay nyo sa 37.8. Tapos ganoon na ang temperature niya. Hayaan nyo lang yan. Pag under ng incubator mamaya, automatic siya. Yan, tingnan nyo. 38 pa yan, 38.7. So, mag-on siya ng 37.0. So, tingnan nyo lang. Antayin natin. So, tingnan natin. Buksan natin para
sa natin para yung ano, lalabas yung temperature. So nakapansin nyo, bumaba na yung temperature, 37.7, yan o, hindi pa nag-on. So pagdating ng 37.0 yan, mag-on yan, yan o, tignan natin ha. Kita ko sa inyo, 37.5. Tinanggalan ko lang ng takip mga Avengers para mabilis bumaba yung temperature, para makita nyo. Yan o, 37.4. Pagdating ng 37.0 yan, mag-on yan. Yan. Thirty-seven point two. Yan. Tingnan nyo ha. 37.1. Pagdating ng zero, mag-on yan. Tingnan lang. Yan. Napansin nyo, di ba? Nag-on siya ng 37.0. So takpan natin para aakit yung temperature. So umakit na yung temperature mga Kabenchors dahil tinakpan na natin yung incubator. Yan. Yan. 37.3. Pagdating ng 37.8 niyan, mag-o-off yan. Yan nga. Yan, nakasindi yan ha. 37.5. Tingnan natin. 37.6. Tingnan nyo, 37.8, mag-o-off yan. 37.7. Ayan. See, nakita nyo? 37.8, namamatay siya. Yan o, 37.8. On. Yan, pag makita nyo ganyan na nagre-reading pa siya ng 37.9, normal lang yan dahil yung init continuous pa yan. Pero nakapatay na yung ilaw sa ilalim. So, ganun lang kasimple ang pagturo ko sa inyo. So, mga Avengers, ito, naka-off na to. Kung napansin nyo na 37.8 lang yung off natin, pero ito, nagre-reading siya ng 38.1. Ayan, 2. Okay lang yan mga Kabenchors dahil namatay na yung nandoon. Pero yung init niya, nag-continuous pa rin siya na nagre-reading ng ano. Okay lang yun. Ang i-share ko naman sa inyo ngayon, yung nagtanong sa akin na Kabenchors, paano ba maglagay ng tubig? So, kung napansin niyo yung incubator ko, yan. Minsan, hindi ako gumagamit ng tubig, mga Kabenchors. Pero kung maglagay kayo ng tubig, yan. Maglagay lang kayo ng tubig na ganito. Yan, o. Kung saan yung ilagay yung may space dito, yan, o. Pwede kayo maglagay dito ng dalawa, yan. Isa dito, isa dito. Dito lang sa, ito, yung pan, ilaw, dito. Dito nyo ilagay. O maglagay kayo dito. Pwede rin gumamit kayo ng uling. Uling ang gamitin nyo na pang ano nyo, pang humidity. Yan. Ganito lang kadami yung tubig nilagay ko. Ano dito. Ito, lagay lang dito sa ano. Ganito lang yung setup. Tapos dong nagtanong sa akin na Kabenchors, bakit sinabi mong paano naging 120 ang kapasito nito? Mga Kabenchors, initiative na lang po tayo dahil sa isang ganito mga Kabenchors, diba naipakita ko sa inyo, ang kasya nito is 60 to 55. Kung 55 lang ilagay nyo is 110 capacity lang. Pero pag ilagay nyo is 60, dalawa to, diba? Dito dalawa. Dalawa tong lagayan. So, ibig sabihin, 120. Diba? 120. Kung lagyan ko nito ng 55-55 lang para maluwag, so 110 capacity. Kung lagyan nyo lang ito ng tag 50-50 lang, so 100. Pero kung gusto nyo masikip, lagyan nyo ng tag 60-60, 120. So ganito lang yung setup ha.
So, muna, basta yan na lang yung pinakita ko sa inyo yung pag-set up ng temperature. Tapos ang paglagay nito, lagyan nyo lang ito dito ng yung kahoy. Ganito. Ganito lang. Mag-circulate na po yung init niyan. Tested na po to sa mga bago kong mga manok dito. Dahil yun ang ginagamit ko dun sa styrofoam. Ngayon ko lang nilipat dun sa malaking incubator dahil sobrang dami ko nang nilagay dahil nag-i-incubate na po ako ng pugo. So, ganito lang yung setup nyo ha. Dito, huwag nyo lang isagad dito sa ano, isagad dito sa pinakadulo yung itong lagayan ng itlog para yung init ay mag-circulate siya. Pero kung napansin nyo, sobrang malaki na itong espasyo dito. Yung hangin galing doon, yung init, itulak niya, paakyat, tapos mag-circulate siya. So ito no, yung ginamit ko na 10 watts, ngayon itong ginamit ko 10 watts. Meron ding 25 watts, yung sinadjust ko sa inyo 25 watts. Pero gusto kong subukan itong 10 watts mga ventures. Yan, 10 watts ang nilagay ko para makatipid tayo ng kuryente. Pero ang ginagamit ko dun sa mga styro po is 25 watts yung mga, yan, kung napansin nyo to, yung mga manok dito, galing yan dito sa styrofoam. Ngayon ko lang ulit ginamit tong malaking incubator dahil sobrang dami na. Pero yung mga nag-hatch nun, galing sa styrofoam, yung gamit ko is 25 watts. Pero ito, 10 watts. Tapos itong ginamit ko dito sa, ano, yan sa pugo ko na yan, 10 watts lang yan ang ginamit ko. Gamit ito yung brooding pin is carton muna. Para medyo makatipid tayo ng kuryente. So may mga katanungan dyan, mag-comment lang po kayo para isa-isahin kong sasagutin yan. So susunod na vlog mga ka-ventures, abangan nyo dahil ituro ko naman sa inyo yung may marami nagtanong sa akin kung paano ba daw ikutin yung itlog dito. So, at saka ilang beses ba ikutin yung itlog sa isang araw at paano. So, ipakita ko sa inyo sunod na vlog. So sana mga ka-ventures, huwag nyong sanang kalimutang mag-subscribe kayo at saka pakishare na rin para maraming makakakita nito kung paano mag-set up ng temperature na napakaganda, advance yung hatch ng ating mga itlog sa temperature na ginagamit natin. So, paki-like and subscribe mga ka-ventures at paki-share na rin sa mga kaibigan nyo. Para update kayo sa lahat ng mga video ko, paki-click niyo yung all pag mag-subscribe kayo para updated kayo sa lahat ng mga bago kong video. So, bago ang lahat mga ka-ventures, shoutout muna tayo. Shoutout sa kay Kuya Jay, Province Life. Paki-subscribe nyo na rin po yung channel niya, kay Kuya Jay, Province Life. So, shoutout din kay Rex TV. Shoutout din sa mga tropa ko doon sa onboard ngayon sa barko, sa Explorer of the Seas. Shoutout din sa mga kaibigan ko sa onboard ngayon sa Liberty of the Seas. So, sa lahat ng gusto magpa-shoutout, comment lang kayo para ma-shoutout kayo sa sunod na vlog. So, comment lang po kayo kung mayroon kayong katanungan mga ka-ventures. Tapos abangan nyo sa sunod na vlog dahil ituro ko sa inyo talaga yung paano mag-ikot ng itlog na sobrang dami. Napakadali lang yun mga ka-ventures. At saka ilang base natin ikutin yung itlog. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-ventures. Abangan nyo ako sa sunod na vlog.